Like sinasabi, no, try nyo na lang try kasi hindi naman lahat nabibiyayaan agad ng magaan yung kamay. Ang madadaling itanim talaga, number one, pet shy. After 2 months or less than 3 months, pwede ka nang mag-ani na mag-ani, nagupitin mo lang yan. Mustasa, okra, napakadali ng okra. Ibuhos mo lang dyan. Alakay, na pag nakita nyo, di ba, parang ganyan yung okra namin dito, ang taas. Dapat may kamatis kami, kalamansi. Kasi ang kamatis natin, lagi natin ginagamit yan. Lalo na yung sa asawa ko, just ko parang 5 kilo yata kami isang linggo. Kasi mamaya, sausawan si Chito, yung gisa, mahilig siya sa mga ganon. So, kailangan may kamatis kami at kalamansi. Pag wala yan sa kusina, naku. Kaya yun ang laging meron akong tanim. And isa din sa pinakamadali na nakita ko, pipino. Kasi paborito din ng anak ko yun. So, pipino, napakadali niyang alagaan. Ang medyo sensitive alagaan, yung mga gumagapang. Nung nakita ko sa isang kapitbahay namin, ang ganda ng kalabasa. Yung sabi ko, ba't ate, ang laki ng kalabasa. Ako hindi, kumbaga, nabubulok agad. Sabi niya, bahay na hawakan mo. Sabi ko, oo din. Saka yung nililipat ko kasi gumagapang siya kung saan-saan. Sabi niya, ay, huwag mong hihilahin. So, yun para sensitive. So, ngayon, nagtanim ako ng kalabasa sa dulo kung saan hindi madadaanan. Nang bahala siya kung saan siya gumapang. So, ang nilalagay ko lang para sa peste, tubig na may dinurog na garlic, tapos nilagyan ko rin ng sealing labuyo para pag ni-spray ko ganyan, maanghang para sa mga peste, di ba? Cool! Wow! Palagay mo sa basket mo, baby. Kasi talaga ako naglalagay ng yung mga fertilizer na nabibili sa store. Nag-research ako about sa compost, paggagawa. Kukuha ka ng mga ligaw na damo, tapos ilalagay mo lang dyan. After 2 weeks, pwede mo nang ihalo sa garden soil mo. Basta makita mo lang yung soil mo na punong-puno ng worm, bulate. Sobrang healthy nung soil mo. And okay lang na madumihan yung kamay nyo. Kasi talagang pagkatapos, ako binabrush ko talaga to. Pati yung sa toes ko, kahit naka-boots na ako, talagang pinapasukan pa rin. And dudumi ka talaga, babaho ka talaga. Saka maganda rin na isama nyo yung pamilya nyo, especially yung mga kids. Kasi marami silang natutunan. Dahil pakikita nila yung caterpillars, i-explain sa kanila na, oh, ito yung caterpillars, ganyan. May pagka-science na rin, in a way, di ba? Akala nila pag earthworm, yung mga bulabulate, parang peste. Sabi ko, hindi, tumutulong yan sa mga plants natin. So, hindi mo pwedeng patayin yan. Yung mga ganon. And iba yung fulfillment, yung happiness na kahit kamatis lang yan. Feeling mo yun ang pinakamagandang kamatis na nakita mo. Pagkakainin mo yan, karang lasap na lasap mo. And then eventually, from kamatis, mapupunta ka na sa petshay, sa talong, sa okra. Makukumpleto mo na yung pang pinakpet ninyo, pang sinigang, or chop suey. Kaani tayo na mani. Bata pa lang ako, na-expose na ako sa gardening. Natututo pa rin ako na parang, ay, hindi pala pwedeng ganito. May mga trial and error din yan. Kung namatayan kayo o hindi man lang tumubo yung butong tinanim nyo ng first time, second, hanggang kahit 10th time nyo na magtanim, huwag kayo ma-discourage. Kasi kung talaga nasa puso ninyo, gusto nyo gawin, go lang. Kumbaga, wala sa edad yan. As long as gusto mo, makakatanim ka, makakapagpatubo ka.